Good morning mga idol. Ayan po mga idol, dito po tayo sa ating farm at saka kasama natin si Paring Jumar. Mar, ilang days na to, ito ngayong ating pipino? Nasa 19 days na po tayo. Yun, 19 days na po mga idol mula nang itinanim or mula nung nag-germinate siya? Nag-germinate. Mula nung nag-germinate po siya mga idol, 19 days na yung ating pipino. Ganyan na po siya kataas mga idol. Oh. Yan siguro... before 1 week, yan may mga bulaklak na po tayo makikita dito. And this morning po mga idol is second time na po natin mag-apply ng foliar fertilizer na BioShield 360 mga idol. Ayan no. Yan, the same time. Ayan, naka 2 times na po tayo ng granular abono mar no. Yan yung mga puti-puti mga idol. Yan po is granular na abono 2 times at saka 2 times din po tayong mag foliar fertilizer. Ayan. Para nawala yung mga white flies mar. Nawala sila. Ganda yung epekto na ngayon natin nung nakadating na-apply na BioShield. Yan, BioShield po mga idol. Kasi, foliar po yun siya, hindi po yun sa insecticide mga idol. Ah. Kasi simula nung nag-apply tayo nun, hindi pa ako gumamit nung insecticide. From last time na ano natin na gamit nun. Oh, 1 week na? 1 week na no? Almost 1 week na. Kasi 13 days yun eh. Oh, 1 week na. Ngayon 1 week na po mga idol. So before may mga white flies tayo dito Mar, mayroon pa rin siguro konti no? Doon, maraming leaf miner doon nakita ko kasi. Ay, leaf miner? Kasi yun yung parang galang natin sa ano eh, instead na makapasok sila sa pakwan, Nandun sila sa pipino. Ayun po mga idol no. So ito po is coral po kasi siya mga idol no, kung makita nyo. Yan, coral po sa ating pakwan, sa mga nakapanood na po ng ating unang video, yan na-explain po natin. So maliban po sa iwas nakaw is... Halimbawa kung yung mga pieste, before pa man siya makapasok sa ating mga pakwan, dito muna sila matrap sa pipino. Ayan, at saka the same time, yung white flies dito, is dito din po siya unang matrap sa pipino natin bago pumasok sa pakwan. Pero may mga cases po tayo ng white flies dyan sa pakwan mga idol. Ayan, so ganyan kaganda. Sana po hindi bumagsak yung presyuan ng pipino dahil pababa na ata ngayon Mark. Pababa na. Sana kahit makaabot lang tayo ng magagandang presyo. Ayan, oh, kural po natin pipino mga idol. Oh. Ayan. Day 19 po mga idol ng ating pipino. Ayan, ganyan na po sila kalaki. Ayan o. Oh. Ayan, at saka the same time, spray po tayo ng foliar dahil malapit na pong magbulaklak yung ating mga pipino mga idol. Ayan, BioShield Foliar Fertilizer. BioShield 360. Foliar fertilizer, more on na repellent po yun siya mga idol, at the same time pabulaklak, organic based foliar fertilizer po yung ating ginagamit dito. Yan, sa ganun ba Mar, foliar Mar, medyo makatipid tayo sa insecticide? Mas makatipid tayo kasi instead na gumamit tayo every 3 days gagamit na lang tayo ng insecticide once makita natin na marami talaga makapasok. Ay, every 3 days pa sana yung pag-spray ng ano, insecticide? Kasi pag ganito na yung edad yan, marami na yung ano, papasukin na yan talaga ng... Kasi gagawin natin pag every 3 days, kasi mag-apply ka ng fungicide. Ngayon, bilang ka ng 3 days, insecticide, babalik ka na naman after 3 days ng fungicide. Pero kung walang yung piste? Walang piste, kagaya nito, hindi ka obligado na mag-apply ng ano lagi na insecticide. Ang ano mo na lang is mag-apply ka lang ng fungicide para yung mga dahon natin hindi siya papasukin agad ng maaga ng early blight. Ayan. Oh, yun yung leaf miner. Kunti, parang namatay na yung leaf miner. No? Yan, yung puti-puti na sa ilalim mga idol is granular fertilizer po yan sa mga idol. Yan, at saka dito maganda po yung ating pipino. Nakita ko nung ano, nag-apply tayo ng BioShield. Ito yung kagat ng mga ano natin, yung mga bugs. Sorry. Aray, yan ganyan. No? Yung hindi kagat na ng bugs? Ayan, hindi na natutuloy. Ayan, no? Ay, ito? Hindi na natutuloy. Kasi ayun. Nung before, di pa tayo nakagamit ng BioShield. Kikita ko pag mayroong ganyan, natutuloy nila, napuputol. Maraming ano? Maraming kagat, napuputol. Kasi hindi yan, gabi kasi yan sila umatake. Pag hindi tayo nakapag-spray dati ng insecticide, hindi sila tinatamaan. Nandyan lang sila, kinakain nila. Pero nung mag-BioShield tayo, nakikita ko yan, wala ganong mga kagat ng mga... bugs. Pero yung white flies, yung mga white flies ginagano. Hindi gano, no. Almost every day po mga idol ngayon po. June na pa ulan. Lang, 'di ba? Tag-ulan na po ngayon siya, pero wala pong araw-araw ulan dito. Saka wala pong ano, wala pong leaf blight na nakikita 'yan, no. Walang leaf blight. Yan, saka, makita niyo naman po mga idol, oh, yan po yung ating mga dahon ng pipino. Wala ganong piste po mga idol.
At saka nung ano, nung nag-apply tayo ng BioShield, nakita ko 4 days after ng BioShield, nakita ko mga friendly insects natin. Friendly insects? Oo, oh, kagaya ng mga gagamba. Dito? Oo. Marami ako nakita nung ganun. So ano ibig sabihin nun, Mar? Ibig sabihin nun, maganda yung epekto nun kasi hindi sila namamatay. So nakakatulong din yun sa, ano, sa pag-eliminate ng mga kagaya niyang mga malalaking insect, mga insecto bugs. Oo. Yung mga iba na, yung uod. Ah, ma-eliminate niya. Ma-eliminate ng mga gagamba. Pero pag once lagi tayo nag-insecticide, mamatay yun. Mamatay kasi yun sila, wala nang tutulong sa atin. Kaya ano ito? Yan yung leaf miner. Leaf miner po yan siya, mga idol. So ano maganda pang, ay parang patay naman na Mar. Ha? Parang namatay naman yung leaf miner. Parang kikita mo yan pag buhay, pag once meron pa niyang itim. Ito wala na yan, nakalabas ito, na yan sila. Patay na or nakalabas? Nakalabas na yan. So, hindi siya mamatay? Ang makita mong namamatay ganito. Ayan o, yan ang leaf miner. Pag namatay ayun, siya, itim yan, na yan. Itim na siya yan. Siya yan, ay ito. Yan. Pero namatay siya dyan. Namatay na siya dyan sa loob. Yan, wala na, wala na. Kaya hindi na siya umakyat ito sa taas, wala na. Hanap tayo ng bago kumaya, yung buhay pa. Hmm. Makikita mo tayo yung mga leaf miner, lalabas yan sila sa dahon. From 2 p.m. hanggang 5 o'clock. Nasa labas sila ng dahon? Nandito yan sila, oh, yung mga larva. Di ba, pag initlog sila, maliliit pa yun, hindi mo nakikita agad ng mata. Pero once malaki na yung kagat nila, ganito na. Kagaya nito, yan nagsisimula siya diyan maliliit. Maliit 'yan, hindi mo makikita. Papunta dito. Lumalaki. Pagdating dito, lalabas yan siya pag larva na siya, yung kagaya niyang ready to hatch, ready na siya maging tawag nito adult yung na. Yung papasok sa cocoon. Pag nasa cocoon na siya, nandito na yan siya, tapos magpapalaglag na yan dito. Tapos ano mangyayari? Mangyayari niyan, mapipisa na yung panibago, mangingitlog at saka dadami nang dadami. Ay, ganun pala siya. Once di mo ma-eliminate. Kasi meron ako napuntahan dati nung kaibigan natin. Binabayaan niya, hindi siya nag-spray. May nakita siyang limpa niya, pinabayaan niya. Hanggang naubos? 4 days lang naubos. Nakita uman niya. Ay, mabilis diba? Lang? Mabilis lang yan, pag marami na yan sila. 4 days lang yan, kaya nilang ubusin ganito. Ito, wala pa yan. Yung ano talaga, yung nakita ko talaga, lahat talaga yan puti. Ayun. So mga idol, dapat kung may leaf miner po, dapat ma-eliminate na po siya. Sa ano yan, makikita natin yung mga leaf miner madalas. Pesto yan sa kamatis. Kamatis, pipino, kalabasa. Kalabasa, ano pa? Yung mga lapad ng dahon? Yung mga malalambot yung ganito. Yung mga ganito yung mga cucur type ng dahon lang. Ganyan yung mga dahon. Sayote wala, di ba? Sa sayote wala gano. Pipino ngayon marami, tsaka sa kamatis. Yun, kalabasa, pipino, kamatis. Kaya dapat po mga idol, kasi kung 4 days lang maubos na yung mga dahon nyo, anong pwede natin pantira dyan, Mar, sa leaf miner? Gamit tayo ng mga systemic na insecticide. Kagaya ng? Kagaya ng super cartap. Mabisa po yan. Yun, super cartap po mga idol. Sa mga may problema sa leaf miner, super cartap, pwede po yun. Chugi agad yun, chugi. Mawawala agad yun. Mapipisa, mamamatay yan sa loob. Ito. Yun. Na dito. Wala na kagaya. At saka ito makikita mo. Nung di tayo nag-bioshield. Talagang ayan, ganyan ang yung daan nila, oh, naubos talaga. Naubos. Pero hindi sila nagtuloy, no? Oh, ngayon hindi na sila nagtuloy, oh. Ayun. Yun, so ganun siya kaganda, mga idol. At saka diyan po kasi, mga idol, hindi po nalulunod. Pero dito, oh, ayan, medyo nagpahabol tayo dito ng ating pipino dahil kapag umulan po, mga idol, is nalulunod po dito na side. Ayan po yung ating mga pakwan, oh. Ang ganda ng mga pakwan natin. Sana hindi po siya madamis ng patuloy na pag-ulan. Yan, halos araw-araw ngayon naman po mga idol, oh. Baka mamaya iiyak naman po yung langit. Yan, so araw-araw po talagang umuulan dito sa aming area. Kahapon lang at saka nung isang araw ang hindi na masyado nag-ulan, Mar, no? Kahapon, hindi umulan. Hindi umulan. Mainit siya, nakaraan makulimlim lang pero hindi umulan. Oo. Pero yan, oh, basang-basa pa rin yung mga lupa natin. Ayan, oh, matubig pa rin po mga idol. Saka pa nagtanim kayo ng pipino pag susunod, pag malaman yung matubig yung area, ihangin nyo na lang. Yun. Kasi dito hindi ko in-expect agad na uulan ng ganun, eh. Oh, kasi ang forecast ng DOST, baka September pa daw ang masyadong maulan, pero dito halos araw-araw na, no? Dito araw-araw na. Yan, koral po ito mga idol. Yan, tingnan nyo po. Kabilaan po ang koral natin ng pipino. Pipino din po yan siya mga idol. Yan, makita nyo po. Pipino, pipino. So dito yung pathway natin, palabas at saka papasok sa farm. At the same time, yan na po yung ating watermelon. So kung halimbawa, if in case na mayroong papasok dito, dadaan muna siya sa dalawang linya ng pipino bago siya makakarating sa ating mga bunga ng pakwan.
Naging receiver to ng virus. Yun, virus at saka mga peste. So halimbawa kung from outside po yung mga peste, mga idol, dito muna siya maharang ng dalawang linya ng ating pipino bago pa man siya makapenetrate sa ating pakwan. Ayan. The same time kung may magnanakaw, tatawid din muna siya dyan sa dalawang koral ng pipino bago siya makakapasok dyan, mga idol. May mga bisita tayo na galing sa ibang hindi natin alam kung saan sila nang galing. May re-receive ng mga virus na dalawa. Pipino. Bago pa man sa pakwan, ano? Pa ito, mga pahabulan natin yan, mga ito, marno. Ito, pahabol na to. Yan, pahabola po namin yan sa mga idol. Ganyan, oh. Ganyan sila ka-healthy. Ang ganda po ng effect. So, maliban po sa foliar fertilizer yan, siyempre nag-granular fertilizer po tayo dahil yung pipino is mabilisan na po ito siya, mga idol. Siguro, oh. 30 days, meron ng harvest, marno. Kailangan to, yung bigyan mo talaga to ng sapat na, ano? Nutrients. Nutrients, kasi mabilisan lang to. Mabilisan. So, 1 week from now, may bunga na to, Mar. Meron na to. Or bulaklak, no? Next natin update, may bunga na to. Yan, next update. Siguro next week, mga idol, yan, may bulaklak na to. Lalabas na to ng mga bulaklak. Ayan, oh. Yan, ganyan po siya kaganda. Ganon din dito sa kabila, mga idol, oh. Yan, oh. Yan. Wow, ganda ng ating mga pipino. Yan. So, 2 times natin maglagay ng foliar fertilizer. Yan. Mar, dito, Mar, aga-fungicide ka rin kasi maulan. Saan? Dito sa pipino. Ah, pagtapos natin ng foliar, fungicide ka agad yan. Fungicide agad? Oh, pero ang gagawin natin kasi sa bio-shield natin, hindi siya pwedeng isabay natin sa mga insecticide at fungicide kasi meron siyang bio-organism. So ang gagawin natin is apply tayo ng foliar, after 3 days, apply tayo ng fungicide. Fungicide. Yes po mga idol. Solo pong, or isang ano lang yun, anong tawag yan? Sulong nilalagay, single. Hindi siya dapat i-mix sa fungicide at saka insecticide yung bio-shield foliar fertilizer, mga idol. Dahil organic base po yun siya, at the same time repellent. Meron siyang mga bio-enzymes, matawag doon, Mar? Microorganism? Microorganism niya. Madamage po siya no, kung i-mix po siya sa insecticide at fungicide? Mamamatay. Mamamatay po yung mga ano po niya, mga idol, bio-enzymes. Yung nagsisilbing magpa-function ng foliar natin is namamatay. Yun yung repellent niya. Opo. Maganda po yung foliar, kaso lang pag mali yung application, hindi po natin nakikita, nasisisi po lagi yung foliar. Sasabihin natin ng iba na, ay, hindi naman effective kasi mali po yung application. Ah, baka pag ni-mix. Pero yung mga, kung synthetic na foliar, okay lang yun, di ba? Ah, pag synthetic, wala po problema yun. Oh, i-mix. Kasi wala naman siyang bioenzymes, walang microorganism. Lahat nung nagsisimula sa mga bio na foliar, talagang solo po yan. Ini-spray. Kung ano po yung instruct ng nag-formulate, yun po yung gagawin natin kasi maganda namin epekto nun. Kaso nangyayari is pag mali yung application, wala namang nangyayari. Yun. So, ganun po siya, mga idol. So, yung ginagamit natin dito na BioShield 360 na foliar fertilizer is solo po siyang ini-spray dito, mga idol. Yan, oh, wow. So, nakakatuwa pong makita yung ating mga pananim, pero sana wag pong tuloy-tuloy ang ulan. Yun lang yung request natin. Ito, marami itong nakaraan dito. Dito, namatay na, no? O, yan, oh. Kasi lagi ito may tubig dito. Yan, dito po mga idol. Marami. Pero yan, oh, nalulunod sa tubig. Yan po yung nangyari. Oh, yan, ganyan po. Tubig, oh. Wala. Nabansat, no? Yung iba talaga, hindi talaga nakarecover, no? Ang mangyari niyan, mamamatay na lang yun sa dyan. Pero dito, hindi po siya namatay dahil medyo elevate sa kunti. Kunti lang. Kunti lang. Kaya yan. Sa sunod na tanim natin ito is dito na tayo magkatanim. Dito na. Diyan na sa ano, no? Kasi na-cultivate na natin. Yan, ganyan na siya. So medyo may damo dyan sa mga puno niya dyan, mga idol. Kaya hindi tayo na-cultivate dahil malulunod din yung pakwan natin, Marno. I-cultivate yan. Yung tinigilan ko na dito. Kabila lang, no? Kabila lang. Kasi tinry ko doon, no? Nalunod. Nalunod. Kaya sabi ko yung hindi ko na ito. Pero walang problema yung ano, yung pipino kahit ganyan siya, no? Ah, walang problema yan. Basta sa mga damo? As long as hindi siya natatakpan ng damo, yung damo. Oo, kasi akyat naman siya, no? Akyat naman siya, mga idol. Yan, no? Yan. Bilis lang ating pipino. So yan po, mga idol, mga short term crops lang muna tayo. At saka mag-update po ako sa pichay natin, mga idol, dahil sa 1 week na tuloy-tuloy na ulan, hindi talaga nakarecover yung ating mga pichay. So sad to say, pero update tayo doon. Siguro ibubroadcast lang natin, no? Talagang nalanta talaga yung ugat nila doon. Nalanta talaga, mga idol. So kasama natin si Paring Jumar. At saka shout out po kay Leo Sungkip.
Itik Farming Davao, shout out po Itik Farming Davao. Please subscribe, napakaganda yung mga content niya about sa itik farming. Sa mga may gustong mag-itik farming po mga idol, subscribe Leo Songkip, Itik Farming Davao po YouTube channel. Yan, at saka salamat po sa Alfria Hydroponics and Garden t-shirt ko po. Binigay po. Yan o, may mga white flies tayo pero hindi na madami. Yan o. Ta, marami yan. White flies? Yan o, lang marami. Ayan, ay, sa ilalim no? Yung mga white flies sa ilalim. Ayan, gagawin mong spray kapag ganyan. Pag ganyan siya o. Sa ilalim kasi sila ng dahon no? Ganyan mo. Yan. Pag hindi na control, titirahin talaga din yung mga insecticide no? Kasi yung foliar na ginagamit dyan is repellent lang naman po mga idol. Ayan o. Yan, may mga white flies. Hindi ko nga lang makita sa video. Ayun, ubos na. Tapos na yan, kasama natin si Paring Jumar mga idol. Yan, pepino farming. Yan, next na natin is maybe days from now mag-germinate po yung ating tinanim na okra na video po ni partner. Yan, happy siguro farming. Ano na lang yun, mga 2 days. 2 days? O, simula na yun sila mag-germinate. Germinate na po mga yung kalaban idol. Naman natin dun is yung mga manok. Oo, no, kakay kayo ng mga manok no? Pero gagawin natin ang paraan yan, maglalagay tayo nung panabog ng manok. Yung mga plastic-plastic. Yung lata, lagyan natin ng mga paingay sa loob. Oo. Oh. So, kapag mababa lang naman, kapag mataas na, wala nang problema. Mas maganda pa nga kung may manok eh, kasi tawag yan, makikayan niya yung ilalim. Wag lang pag ganito mga pananim natin, oh, yung mga gumagapa. Mga vines. Kasi, ang nangyari yan, kakainin yun ng manok yung mga bunga. Bunga, no? Good things dito mga idol, medyo malayo po tayo sa mga kapitbahay. Ayan, walang masyadong napasok na manok dito, mga kambing, wala. Walang ganong nadaan na tao, tayo lang. Tayo lang po yung exclusive na tao dito. Ayan, dyan yung may mga bahay pa o sa labas. Ayan, medyo malayo-layo pa mga idol. Same time, tatawid pa muna ng kanal dyan na dalawa bago pa man makarating dito sa ating area. Ayan o. Ayan, hanggang biwang na yung ating ano. Mga pipino natin. Ano to? Ah, ito yung ano kanina, first ball na tinanggal. First ball. Kaya inabort siya. Yan, mula yan dito sa 2 Piece South Cotabato. Happy farming mga idol. Kasama natin si Paring Jumar. Next natin is Pichay. Bye-bye.